September 2021, the iPhone 13 Pro Max is actually one of the best-selling phones ni Apple. The unit we will be reviewing right now is actually a 256GB model. There. So, ano nga ba maganda dito sa phone na to? Let's check it out. Let's go! The phone is made out of glass front, Gorilla Glass, and also glass back. Also Gorilla Glass. So, yung gilid niya is stainless steel. Meron siyang single SIM, pwede siyang nano or eSIM. Meron na rin tong ano, IP68 water and dust resistance for up to 6 minutes to 30 minutes. Okay? Meron din siyang Apple Pay, Visa, MasterCard, American Express, all in. Pwede mong ilagay sa kanya. You can associate it with this phone. Platform niya is iOS 15 and it's upgradable up to iOS 15.2. So right now, what we're reviewing is 15.1.1. Pero later on, I'm gonna be upgrading it. And meron siyang Apple A15 Bionic chip, 5 nanometer processor. Alam niyo naman kung gaano kabilis yun. Diba? So, most of the competition talagang tinalo na ni Apple. Wala na magawa yung ibang competition dahil sobrang advanced na ng technology ni Apple. To the point na yung ibang Android phones hindi na talaga kayang sumabay sa kanya. Kahit yung pinaka-latest pa ng Samsung, i-compare mo kay Apple when it comes to performance, legit, Apple pa rin talaga yung mananalo. What's amazing about this, guys, is that yung 256GB niya, merong 6GB of RAM. Okay? 6GB lang yung RAM, eh bakit yung Android ko, ang taas-taas ng RAM, pero bakit ganun? Parang, ano, bakit parang mas mabagal pa rin yung Android phone ko? It all boils down to the software, guys. Lahat ng hardware, lahat ng mga parts na nandito sa phone na to is talagang sinadya para dun mag-work together with the software. Yung camera niya, talagang pinasadya yan na nandyan. Malaki yung camera niya. Maganda yung ano, maganda yung performance. Kasi, it's all optimized to work hand in hand with the software. If you don't get what I mean, merong mga links ng videos dyan na ilalagay ko sa comment section. Make sure to watch it down para at least you're informed. Okay, so punta naman tayo dito sa main camera niya. So the main camera has a 12 megapixel f1.5 26mm camera. Okay, and meron na rin siyang dual pixel PDAF sensor, sensor shift OIS. Okay, so yung sensor shift OIS niya is parang DSLR kung kumilos. If you don't know what I mean, check out the video descriptions below para makita nyo yung kung paano gumagana yung sensor shift na OIS. Secondary camera is 12 megapixel f2.8 77mm telephoto camera, PDAF OIS 3x optical zoom, and yung third camera niya is 12 megapixel f1.8 13mm 120 degrees ultra wide PDAF sensor pa rin. Pero ano nga to? So yan ay tinatawag na time of flight 3D LiDAR scanner. Nakakatulong siya kapag nagpipicture ka ng portrait mode, ng pag i-scan mo ng ano, ng let's say magsusukat ka sa bahay mo. Not 100% ano, 100% reliable technology for now kasi hindi pa nga sobrang finalized nitong time of flight LiDAR scanner na to. Pero hey, the technology is already there and it's being built on,
ng maayos. At sigurado naman ako, dahil ang Apple naman hindi naman naglalagay yan ng technology sa mga devices nila kapag hindi pa ready yung technology. So, anong ibig kong sabihin doon? You will know. Tingnan nyo yung ano, yung mga fingerprint scanner ng phones nyo. Right now, do you see Apple implementing a 3D in-display fingerprint scanner sa mga phones nila? No. Bakit? Kasi it could actually affect the performance ng viewing visibility ng mga users nila. Even the iPad na may fingerprint scanner, nandun pa rin sa ano, sa hindi nila nilalagay sa display. Kahit ito, yung 13 Pro Max nila, ito meron na tong 120Hz na display. Tapos pwedeng-pwede mo siyang lagyan ng fingerprint scanner, pero bakit hindi nila ginawa? The reason behind that is because the technology might not be ready yet. I'm not sure. Siguro kasi they wanna make sure na yung technology na ini-implement nila sa lahat ng devices nila is very, very finalized na. At siguradong-sigurado na yung mga users hindi na mahihirapan gamitin yung technology na yun. Now, may mga features dito na sobrang ganda sa iPhone 13 Pro Max. So, yung one of the feature na nakikita ako dito na sobrang nasiyahan ako dito sa phone na to is kung paano siya mag-save ng battery. Okay? So, yung screen niya is nag-promotion display to. So, from 60Hz to 120Hz, tapos kaya niyang mag-adapt depende sa pangangailangan ng ng application. So, for example, kailangan lang ng application is 30 frames per second. Gagawin niya 30 frames per second lang siya. Pero kapag kailangan ng 120Hz or more, automatic yan, mag-a-adjust siya mag-isa. Sobrang-sobrang ganda niya. Yung view, kung paano mo makikita yung mga views, kung paano mo makikita yung ano, yung or paano ka mag-swipe, it's gonna change everything, almost everything. It's like you're using a Galaxy S21 Ultra na naka-pump up. Pero syempre, iba yung software nun. They have, meron silang kanya-kanyang approach when it comes to implementing their software and also their hardware. Alright, so punta naman tayo sa picture quality test. Let's go! Alright, so ito naman yung performance ni Apple iPhone 13 Pro Max. As you can see, for the CPU score, single multi-score is 217,424, tapos 328,765 naman sa GPU. Memory is 161,237, and the user interface 134,808. So total score is 842,234. Ang una dyan is yung iPad Pro 5 na 12.9 inches. Siyempre, Apple M1 na yung chip niyan. And iPad Pro 5 na 11 inch. Ayan. So, yun yung scores niya for the Antutu benchmark. If you wanna test it yourself, if you have the iPhone 13 Pro Max, go ahead and test it out. Just download the application Antutu Benchmark or Geekbench. Alright. So, final decision. Are we gonna buy the iPhone 13 Pro Max? If you have the budget, of course, you can definitely buy this device. It's one of the best things that the money can buy right now. Okay? Bakit best thing? Kasi it can provide you the performance you need for your everyday tasks. For productivity ba yan? For gaming? Walang wala yan. As in talagang
kayang-kaya siyang i-perform ng maayos ni iPhone 13 Pro Max. One of the things is yung ecosystem niya. Yung ecosystem niya with the iMessage, almost everything na nandito sa phone na to is something that you can take advantage, definitely. Kasi nga, you're an Apple user, social status mo is all good ang social status mo. Pero, if you're into performance and you would like to invest to a device that could perform and outperform or outperform the daily tasks you need, then definitely this is the device for you. You need a bigger screen? Go on and buy the iPad. Thank you so much, yun lang guys. Have a great day. 13 Pro Max, Kitek TV. Let's go.